What if I tell you that you're going to die? Siguro sasabihin mo sa akin, how dare you? Wait, bago ko magalit sa akin at dislike yung video, imagine this. Naglalakad ka at may nakita kang kumpulan ng tao. Dahil na-curious ka, sinubukan mong makiusyoso. Habang pumapasok ka sa loob, pamilyar ang mga mukha nila. Yung iba umiiyak, malungkot, at lahat sila nakaitim. Alam mo nang asa lamay ka. Pero Nino, dahan-dahan kang sumilip sa kabao at nakita ang sarili mo sa loob. Kinilabutan ka, pero wala kang maalala nang biglang lumiwanag ang paligid. May taong lumapit sa'yo. Tanong mo, nasa paraiso na ba ako? Wala pa, sagot niya. Pero kung gusto mo makapasok, sagutin mo ang dalawang katanungan. Una, nakahanap ka ba ng totoong kaligayahan sa buhay? Pangalawa, nakapagbigay ka ba ng totoong kaligayahan sa iba? Nung sasagot ka na sana, may narinig kang maingay na tunog. Whew, panaginip lang pala. Isang araw na naman ang lumipas. Napakabilis. Parang kailan lang. Ngayon, patapos na naman ang taon. Ngayon, balik tayo sa simula. Sabi ko, you're going to die. Actually, palitan natin yon. We are all going to die. Someday, lahat ng mahal natin, lahat ng kilala natin, lahat ng kagalit natin, lahat yan mawawala. Again, someday, tayo mismo, lahat may katapusan. At ang tawag ko dyan ay Memento Mori. Memento Mori. Madaming translation to sa Google, pero isa lang ang ibig sabihin. You must die. Sabi sa history, ang pinagmulan daw ng salita na to ay Roman tradition. Bale, after a military victory, yung major generals were paraded through the streets. Yung parade ay inaabot ng ilang araw. Ito ang pinakamataas na honor na pwede mong makuha, or pwede na lang makuha. Ina-idolize yung general ng mga tao. Tinuturing siyang divine, a hero. Umiikot yung chariot na may apat na kabayo sa buong nasasakupan nito. Kasama ng adored generals ang isang slave na nakatayo sa likod niya. Walang trabaho ang slave na to, kundi ibulong ang salitang Respece, poste, hominem, tiesse, memento. Hindi ko alam kung tama yung Latin ko, ano? In English, look behind. Remember thou art mortal. Remember you must die. Iba-iba lang ang tawag, pero pinapractice din to sa iba't ibang religions. Egyptians, Buddhists, Catholics, etc. Mas madali nga lang siyang ma-recognize through arts. Dance macabre, vanitas, mourning rings, bells of mortality, festivals, yan yung Day of the Dead sa Mexico, jewelries. Ginagamit din siya ng mga modern artists natin ngayon, like Looney and Ron Henley, to express yung message nila about life sa kanta nilang Hiram. Sobrang ganda ng kanta na to, guys. Ito yung lyrics, oras na para bumangon na ba? Palagi ka nalang nakahiga, kahapon ka pa. Maraming oras dyan kapag nasa kabaong ka na. Sasayangin mo kaya ang segundo kahit isa kung alam mo na kung ilan na lang ang natitira. Kung ang buhay ay sinusukat sa segundo, meron tayong tigi isang minuto. Saan mo gagamitin ang natitirang ginto mo? Pag andyan na ang sundo mo? Kaya silang dalawa ang pinakamatalinong rapper sa Pilipinas. Para sa akin, kung hindi man kayo mahilig sa rap, at least try to absorb kung ano yung message na gusto nilang sabihin dun sa kanta na yun. And I'm telling you, sobrang husay. Hindi intensyon ang Memento Mori na takutin tayo. Hindi rin ito sinasabi na huwag ka nang magplano kasi mamamatay ka rin naman. Bagkos, putan lalim. Isa itong paalala sa atin na sobrang limitado ang oras natin dito sa mundo. Limitado ang oras para sayangin sa pakikipag-away sa social media. Limitado ang oras para ma-stress sa iisipin ng iba. Limitado ang oras para tiisin ang trabaho na di ka masaya. Limitado ang oras para humingi ng validation sa ibang tao. Limitado ang oras para makipagpataasan ng ihi sa lahat. Hindi ikaw ang kotse mo, ang bahay mo, o ang pera mo. Hanapin mo kung ano ang meaningful para sa'yo. At bago ka mawala, hanapin mo ang sagot sa dalawang tanong kanina. Hey, what's up guys? Marcus here and thank you for watching. Sobrang miss kong gumawa ng ganitong content.
dahil puro ko dark dark content recently. So at least lagyan naman natin ng balance, ano. Sobrang fascinated ako sa idea ng Memento Mori. As you can see naman sa mga kinocover ko na mga stories dito sa channel na to, most of the time puro death. Para sa akin, it's a way of reminding myself na sobrang yun niya, sobrang limited yung time natin lahat dito sa mundo. At least by reminding ourselves na makamatay tayo someday, eh makakapag-focus tayo dun talaga sa importante para sa atin. Yung meaningful para nga sa atin. Ginagamit din to ng mga kilalang billionaires, kilalang influencers, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, Steve Jobs. Ito yung tinatawag nating ugly truth or the sad reality that death is inevitable. But if you use your time efficiently, I think one lifetime is enough. I guess yun lang yung message ko sa video na to. Kung nasa maganda at hindi ka magandang situation ngayon, always remember Memento Mori. Have a great day, everyone. Thank you.